Sa episode natin ito, ating pagkukwentuhan ang laban ng tumapos sa ikalawang digmaang pandigdig sa Europe. Ito ang labanan sa Berlin. Makalipas ang pagkakadurog ng German Army Group Center sa Operation Bagration, umatras pakanluran ang mga German. Nang sumunod na taon, January 1945, isang malawakang opensiba ang pinasimulan ng mga Soviet. Ito ang Vistula Oder Offensive. Apat na dambuhalang Soviet Army ang tumawid patungo ng Silangang Poland. Dinurog ng mga puwersang ito ang depensa ng mga German, kung saan sila ay naitulak palabas ng Poland, patungo mismo sa boundary ng Germany. Sa iba pang bahagi ng Eastern Front, sunod-sunod din ang pagtatagumpay ng mga Soviet, kung saan napakaraming mga German army ang kanilang napabagsak. Noong February 1945, bumagsak ang Kapitolyo ng Hungary sa kamay ng mga Soviet at ng dating Nazi ally na mga Romanian. Dalawang buwan makalipas nito noong April, napasa kamay naman ng mga Soviet ang Kapitolyo ng Austria, ang lungsod ng Vienna. Lahat ng German counter-offensive ay nabigo, kagaya na lamang ng Lake Balaton Offensive, kung saan ang mga German forces ay kahiyahiyang dinurog ng mga Soviet. Sa unang tingin, mukhang wala nang kapag-asa pang manalo ang mga German. Ngunit, isang pangyayari ang magbibigay ng maikling pag-asa para sa kanila. Noong April 12, 1945, nasawi si US President Franklin Delano Roosevelt. Umaasa si Adolf Hitler na ang susunod na pangulo ng mga Amerikano ay hindi kasing husay ni Roosevelt at hindi nito kakayaning makipagkasundo kay Joseph Stalin. Para sa kanya, kinakailangan lamang nilang patagalin pa ang digmaan dahil darating din ang punto na babagsak din ang alyansang Amerikano at mga Soviet. Kapag nangyari na nga ang kanyang inaasahan, sila ay may kipagnegosasyon ng kapayapaan sa mga Amerikano, British at French at kanilang gagamitin ang kanilang lahat ng puwersa para kalabanin ang mga Soviet. Lingid sa kanyang kaalaman, pinili na pala ni Allied Supreme Commander Dwight Eisenhower na huwag nang paratingin ang mga Amerikano sa Berlin. Pinili niya ito para maiwasang makatagpo ng mga tropang Amerikano ang mga sundalong Soviet na maaaring pagsimulan ng friendly fire na siya namang maaaring pagsimulan ng labanan sa pagitan ng USA at USSR. Ang paniniwalang ito ni Hitler na magkakagyera sa pagitan ng mga Amerikano at Soviet dahil sa pagkamatay ni Roosevelt ang nagtulak kay Adolf Hitler at sa kanyang mga general na ipagpatuloy pa ang wala ng pag-asang digmaan. Humigit kumulang 2,300,000 na mga sundalo, 6,000 na tangke, 7,500 na mga eroplano, at katakot-takot na 41,000 artillery ang inihanda ng mga Soviet sa kanilang final showdown laban sa Nazi Germany. Sa kabilang banda naman, ang mga German ay mayroong 750,000 na mga sundalo, 2,000 na mga tangke, at 9,000 artillery para sa depensa ng Berlin at ng mga kalapit nitong lugar. Iniluklok si General Goddard Heinrici bilang unang commander ng German forces na haharap sa mga Soviet. Si Heinrici ay nakilala bilang isa sa pinakamahusay na defensive tactician ng German Army. Una niyang pinalakas ang depensa ng Silo Heights, isang maburol na lupain sa silangan ng Berlin, kung saan madaling makikita ng mga puwersang German ang mga paparating na mga Soviet. Sa silangan ng Silo Heights ay isang kapatagan at ang ilog Oder na kinakailangan munang tawirin ng mga Soviet kung sila ay sasalakay na patungo ng Berlin. Ipinag-utos ni Heinrici na pakawalan ang reserbang tubig ng ilog at sadyang pabahain ang lupain para mahirapang makadaan ang mga Soviet. Kasunod,
ipinag-utos niya ang paggawa ng tatlong defensive line na binubuo ng mga trenches, bunker, mga hukay laban sa tangke at mga minefield. Habang abala si Heinrich sa depensa ng Berlin at mga paligid na lugar nito, bumagsak naman ang Prussia sa kamay ng Red Army noong April 9, 1945. Dahil sa pagbagsak na ito, malayang naiposisyon ng mga Soviet ang kanilang puwersa sa kabilang pampang ng Oder River, katapat mismo ng depensa ni Heinrich. Ito na nga ang simula ng labanan patungo sa Berlin. Noong April 9, binomba ng 9,000 artillery at Katyusha rockets ng mga Soviet ang posisyon ng mga German sa Silo Heights. Tinatayang 500,000 na mga bomba ang kanilang ipinadala sa loob lamang ng 30 minutes. Sa kabila ng napakatinding bombardment na ito, hindi nito napinsala ang mga German. Ito ay dahil alam na ni Goddard Heinrich ang taktika ng mga Soviet. Alam niyang bago sumalakay, bubombahin muna ng mga Soviet ng napakatindi ang frontline. Para paghanda nito, iniatras ni Heinrich ang kanyang puwersa at inabangan na lamang ang susunod na gagawin ng mga Soviet. Ang matinding barrage ng mga Soviet ay tumama lamang sa mga bakanteng trenches ng mga German. Makalipas nito, bumalik ang mga German sa kanilang mga posisyon at binanatan ang walang kaalam-alam ng mga Soviet. Bagamat nautakan ng German commander, pinagpatuloy ng di papatinag na si Marshal Georgi Zhukov ang kanilang pagsalakay. Marahas at madugo ang pag-abante ng mga Soviet, ngunit nagawa nilang igupo ang mahusay na depensa ng Silo Heights dahil sa dami ng kanilang armas at mga sundalo. Pagsapit ng April 19, nadurog na ng mga Soviet ang depensa ng mga German sa silangan. Bukas na ang kalsada patungo ng Berlin. Noong April 20, 1945, lumabas ng kanyang bunker si Hitler para i-celebrate ang kanyang 56th birthday kasama ang ilang mga sundalo. Kanyang nakita ang sitwasyon. Ang Berlin ay direktang binobomba na ng mga Soviet. Mula sa silangan, tumungo sa magkakahiwalay na direksyon ang mga Soviet Army at kanilang hinawi ang depensa ng mga German sa paligid ng Berlin. Sinubok pa ni Field Marshal Ferdinand Schörner ng 4th Panzer na butasin ang puwersa ng mga Soviet para iligtas ang Berlin, ngunit sila ay nabigo. Ipinag-utos ni Hitler ang isang desperadong counter-attack ng 9th Army ni General Felix Steiner. Gayunpaman, tumanggi si Steiner at ipinaliwanag na wala siyang sapat na sundalo at armas para gawin ito. Nang malaman ito ni Hitler, siya ay nagwala sa loob ng kanyang bunker sa harap ng kanyang mga tapat na tagasunod. Kanyang sinisi ang lahat ng kanyang mga general at sundalo maliban sa kanyang sarili. Kanyang ipinahayag na hindi siya aalis ng Berlin hanggang sa kanyang kamatayan. Pagsapit ng April 23, ganap ng napalibutan ng mga Soviet at Polish forces ang syudad ng Berlin. Sa puntong ito, sigurado na ang resulta ng labanan. Ang kontrol ng Berlin Defense ay napunta sa kamay ni General Helmut Weidling. Sa ilalim niya ay ang 45,000 na mga sundalong German at mga panatikong SS. Sinusuportahan ang kanyang puwersa ng mga pulis, kabataan ng Hitler Youth at mga sibilyan na pinilit na lumaban. Karamihan sa kanyang mga sundalo ay sobrang tanda na o di kaya'y sobrang bata pa. Mula sa iba't ibang direksyon ng Berlin, paunti-unting pinasok ng mga Soviet ang lungsod. Dahil sa pangambang masawi pa ngayong malapit nang magwakas ang digmaan, naging maingat ang mga Soviet at pinili na lamang na bombahin ang posisyon ng mga German kaysa lusubin ang mga ito. Sa kabila ng mga pag-iingat ng mga Soviet, naging harapan, marahas, at walang awa pa din ang labanan.
Ito ay dahil marami sa mga miyembro ng Schutzstaffen o SS ang panatikong lumaban dahil alam nilang kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila kapag sila ay sumuko. Kumpara sa mga panatikong SS, marami naman sa mga sibilyang pinilit na lumaban ang sumuko sa mga Sobyet para maiwasan na ang labanan. Pagsapit ng April 29, natawid ng mga Sobyet ang Moltke River at kanilang sinalakay ang mga gusaling pampamahalaan. Una nilang nasakop ang headquarters ng Gestapo, ngunit sila ay napatras ng mga sundalong German. Kinabukasan, sinalakay ng mga Russian ang gusali ng Reichstag. Naging napakahirap ng labanang ito kung saan hinarap ng mga Sobyet ang mga armadong German sa loob ng gusali na suportado pa ng kinatatakutang Zuflak Tower. Ang Zuflak Tower ay isang napakatibay at napakamabisang air defense tower kung saan ginamit ng mga German ang 12.8 cm na kanyon nito para pasabugin ang mga lumalapit na Soviet tank sa Reichstag. Sa kabila ng mabigat na depensa at napakataas na casualty rate, napasok din ng mga Soviet ang Reichstag noong April 30 at kanilang ibinagayway ang kanilang bandila sa unang pagkakataon. Nang parehong araw na iyon, ganap nang nawalan ng pag-asa si Adolf Hitler. Kasama ang kanyang asawang si Eva Braun, magkasabay nilang kinitil ang kanilang buhay. Bago niya kitilin ang kanyang sarili, ipinag-utos pa ni Hitler ang Nero Decree. Iniutos niya sa mga sundalong SS na wasakin ang lahat ng mahalagang infrastructure sa lungsod para hindi ito mapakinabangan ng mga Sobyet. Winasak ng mga panatikong SS ang mga water pumps ng mga underground tunnel kahit libo-libong mga sibilyan ng Berlin ang nagtago dito. Napakaraming mga sibilyan na ito ang nalunod dahil sa utos na ito. Maraming mga matatapang na mga sibilyan at manggagawang German ang lumaban at pinigilan ang mga tagasunod ni Hitler kaya't nakaligtas ang ilan sa mga sibilyan. Noong May 1, 1945, sumunod sa hukay ni Adolf Hitler ang kanyang pinakatapat na tagasunod, si Joseph Goebbels, kasama ang kanyang asawa at mga anak. Dahil sa kamatayan ng mga lider ng Germany, hindi na napigil ang pagsuko ng mga sundalong German sa mga Sobyet. Ating tandaan na sa puntong ito, karamihan na sa mga German, sundalo man o sibilyan, ang gusto na lang sumuko para mahinto na ang patayan. Ang tanging pumipigil na lamang sa kanilang pagsuko ay sina Hitler at Goebbels. Marami sa mga German, sundalo man o sibilyan ang nagtangkang tumakas pakanluran patungo sa mga Amerikano. Para sa kanila, di hamak na mas mabuti pang mabihag ng mga Amerikano kaysa ng mga galit na Soviet. Gayunpaman, marami sa mga papatakas na German na ito ang nabihag o di kaya'y napatay. Nang umaga ng May 2, 1945, formal na sumuko si General Wildling kay General Vasily Chuvikov. Sa kabila ng pagsuko, marami pa ding mga SS ang nagpatuloy sa paglaban. Ilang araw pang magpapatuloy ang pagdanak ng dugo dahil sa mga panatikong ito. Makalipas ang labanan sa Berlin, tinatayang 81,000 na mga Sobyet ang nasawi at 280,000 naman ang sugatan. Higit 2,000 tangke naman nila ang nawasak. Sa panig naman ng mga German, pinaniniwala ang 100,000 mga German ang nasawi at kalahating milyong sundalo naman ang nabihag. Ang matinding labanan at utos ni Hitler na pagwasak ay nagresulta sa hindi makatarungang paghihirap ng mga sibilyan. Nasira ang lahat ng transportasyon papasok at palabas ng lungsod sanhi upang magkaroon ng taggutom. Sinikap ng mga Sobyet na pakainin ang milyon-milyong mga German, sundalo man o sibilyan sa loob ng syudad,
ngunit hindi ito sumapat. Isa sa malagim na yugto ng labanan sa Berlin ay ang paghihiganti ng mga galit na sundalo. Makalipas ang halos 6 na taong malaimpyernong digmaan, milyon-milyong Soviet ang nasawi at nasugatan. Marami rin sa mga sundalong ito ang nalagasan ng mga kaibigan, kamag-anak at mga ari-arian. Dahil dito, ilang pangkat ng mga sundalong Soviet ang nag-ikot-ikot sa Berlin para pumatay, magnakaw at pagsamantalahan ang mga German civilian. Para maiwasan ang paglaganap ng kawalan ng disiplina, ipinag-utos ng Soviet Command ang pagbitay sa sinumang sundalong gagawa ng war crime sa Berlin. Ang pagwawakas ng labanan sa Berlin ay magsisimbolo ng pagwawakas ng World War II sa Europa. Sa kabila nito, hindi pa din tapos ang kaguluhan. Ito ay dahil sa silangan, nananatiling lumalaban ang Japanese Empire. Mayroon na tayong episode ukol dito. Maaari niyong i-click ang link na ito para mapanood ito. Bagamat malapit na nating matapos ang ating serye sa World War II, napakarami pa rin nating kwentong pag-uusapan, kaya't siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.